At kaugnay ng pagsuspende ng Department of Interior and Local Government o DILG kay Cebu Governor Gwen Garcia, makakapanayam natin si Secretary Mar Rojas. Magandang umaga po, Secretary Rojas. Magandang umaga sa iyo, Kara, Hawi, sa ating mga tagsubaybay. Mayang buntag ka rin ito na. Okay, Secretary Rojas, kahapon po at hanggang kaninang umaga, sinasabi ni Cebu Governor Gwen Garcia na she would defy the suspension order dahil hindi naman daw ito effective pa, dahil hindi pa niya ito natatanggap ng personal. Ano po ang reaction ninyo dito? Kailan po ba nagiging epektibo ang isang suspension order ng DILG? Kahit anong order, no, galing man sa DILG or sa korte, ang nagiging ano yan, pagtanggap, yung so-called na ma-serve yung notice. Mm-hmm. Ang pag-serve ng notice ay sa dalawang pamamaraan. Sa personal na ibibigay mo sa kanila o sa tao, o kaya doon sa tanggapan na tanggap ng lahat na siyang kinalalagyan o siyang pinagpupuntahan nung tao. O pati sa bahay pwede rin, no? Mm-hmm. So, ang tawag ho niyan ay yung service of the notice. At ito po ay na-serve na. Na-serve na ito kahit hindi niya personal na natanggap. Siguro ang adviso ko sa kanya, tanungin ho niya yung kanyang mga abogado. Mm-hmm. Dahil yung kanyang pagsusuway ng isang legal na nakautusan ay dagdag na mga violations na pinapakita niya, yung sense of impunity, yung gusto ko lang, gagawin ko lang kung anong gusto ko, legal man o illegal, hindi naman po tama yan. Mm-hmm. Secretary, yun nga po eh, naglabas siya ng order sa lahat ng mga departamento doon sa loob ng Kapitolyo na tanging ang kanyang salita lamang daw ang susundin. Well, nilalagay niya sa alanganin, nilalagay niya sa panganib yung kanyang mga katrabaho dahil ang kinikilalang may pangyarihan ay si Acting Governor Magpale. At ito naman po ay alam na ng national government and local government agencies, ang police, ang mga bangko, ang tesorero, etc. Okay, Secretary, so meron bang dagdag na administrative sanctions kapag ganito dahil dito sa aksyon ni Governor Gwen? Palagay ko, hinahayaan na muna natin. Nais ko talagang daanin ito sa mahinahon na pamamaraan. At basta lang hindi na antala ang pagbibigay serbisyo. No? Kung let's say, mga pupunta sa Kapitolyo para mag-rehistro o kung ano man, ay hindi sila na peperwisyo. So, hayaan na lang muna natin. Parang tinatrato ko ito na parang under renovation yung isang bahagi ng Kapitolyo. Total, tuloy ang transaksyon o tuloy ang pagbibigay serbisyo sa ibang bahagi ng Kapitolyo. May balak po ba kayong makipag-ugnayan kay Governor Gwen Garcia? Nakipag-ugnayan naman po ako sa kanya at saka sa kanyang ama at kanyang kapatid na parehas ay congressman. At buong pakumbaba ko po sinabi sa kanila na ito po ay kailangan kong ipatupad. Ito po ang hatol ng Office of the President. Ang nag-imbestiga ho nito ay si Secretary Jess Robredo. Matagal na po ito. Alam po nila ito. Kabahagi po sila sa proseso ito. Nung lumabas yung hatol o yung pagpasya na hindi nila gusto, ay bigla na lang ay ayaw na nilang sumang-ayon o ayaw na nilang sumunod sa proseso. Sabi ko, gagawin ko ang aking trabaho at nais ko na mangyari ito sa mahinahon na pamamaraan. At ano naman ang kanilang tugon? Well, tinanggap lang nila ganun at sana ay isa puso nila yung kanilang sinabi na sila rin ay susunod sa batas dahil itong ginagawa ay hindi na pagsunod sa batas. Secretary, may mga nagsasabi na kahina-hinala raw po yung timing ng pagbaba ng suspension order dahil lumalabas na hanggang Mayo po ito. Bakit ngayon lang po ba na ipatupad itong suspension order? Ito ho ay nagsimula 2 years ago. Mm-hmm. Ang nagpasya na ho si Secretary Robredo last July pa. Mm-hmm. Siguro sila na rin ang tanungin natin dahil sila rin pong nagpatagal nito di ba? So siguro sa pag-aakap na sa politika may dadaan ito, ay hindi ko alam kung anong nangyari pero tumagal ng lalo ito. Pero ang punto is may hantungan po ito lahat at dumating na rin sa punto na napaghatulan ng Office of the President, Executive Secretary,
na ito yung karapat dapat na parusa. Ang akusasyon dun po kasi ng kampo ni Governor Garcia ay tila may pattern daw po na yung mga lokal na opisyal na hindi raw kaalyado ng administrasyon ang nalalagay daw sa alanganin ngayon. Well, ikaw na siguro. I mean, you're, ikaw ang news person. Ikaw na siguro magsabi. Si yung mayor ba ng Pagadian na sinama sa filing ng case ng NBI at saka DOJ, DILG sa Liberal Party Pagadian siya, Camp. Liberal Party ho yun, di ba? So kayo na po magsabi. Itong nangyari sa Pangasinan, ang isang mayor, first person account, siya mismo nagsabi na siya yung tumatanggap ng pera, siya ay nag-aabot ng pera, eh siya po ay lumabas. Hindi ko po kagagawa nito. Siya pong gumawa niyong, lumapit po siya kay Bishop Cruz, sila po ay pumunta sa ombudsman, lumapit po sila sa DILG para humingi ng security. Alam naman na ititigil namin ang pagpapatupad ng batas dahil natatakot kami na sabihin, o ano na lang sasabihin, politika. At gaya nga po ng sinabi ninyo, itong kaso ni Governor Gwen Garcia ay nung time pa ni yumaong DILG Secretary Robredo. Oo, at yung yumaong Secretary Justice, at hindi ko gustong i-bring up yung pangalan niya kasi he cannot be here to defend himself, no? But the fact is, nung July nitong taon, ay napagpasyahan niya na suspension, na una may violation, pangalawa may suspension ang karapat-dapat na parusa. Ngayon, kung tinanggap nila na yun na yun, edi tapos na sana ngayon yung 6 months. Di ba? Siguro tanungin nila sarili nila kung bakit. Alright. Maraming salamat po, DILG Secretary Mar Rojas. Salamat, Kara. Merry Christmas.